Jesus ang tinapay ng buhay, minaspasan din ating inaray. Buhay na ganap sa aming dalugo at pagsasalo. Ang inyong kagandang loob na binubuhay na ginawa namang ikarangal ang iyong pagpapala sa amin, ibinibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magsawalang hanggan. Amen. Umupo muna po tayong lahat para sa ilang anunsyo. Sa darating sa Buhes, ay maaari na sumagpalisa. Walang sintonado sa mata ni Lord. At sa 13 ng Abril, 2008, si Miss Angelica R. Barden, 27 taong gulang, ay ikakasal kay Edwin B. Villalobos, 33 Edwin taong B. Villalobos? Gulang ng Nagas City. Edwin Villalobos! Narinig niyo? Si Edwin! Maricel ang boses mo. Sa kasalang ito ay mangyaring ipagbigay alam sa opisina ng parokya. Tumayo po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pagpalain kayo na may kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, umayon tayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Mayo't ihayag, purihin siya, at ating tibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, at siyang sa mundo'y pumupos. Langit at lupa, siya'y papuriran, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang, pag-ibig ng Diyos at tanan, Sige na. Kayo din, ingat kayo, ha? Sige po. Malabat po. Ingat po. Malabat po. Basta, Lola, mauna na kayo na yaba, ha? Maricel, sa bahay mamaya, ha? Huwag na magdamag tayo magpapartas para hindi mo na ikaya itong boses ko, Lola, ha? Lola. Mama po. Lola. Lola, ingat. Okay. Mabay, Lola. Babay, yaba. Sige po, Lola. Bye, Lola Judy. Bye. Bye.
tingnan muna natin bago tayo pumunta kina Father. Para ano pa? Ay maliw naman yung announcement. Manay, para makasigurado tayo. Sigurado ko siya yun. Malay mo, kapangalan lang. Ulit mo. Siya yun. Sige na. O, sinong titingin? Ikaw na! Ba't ako? Ay, ikaw lang naman gusto tumingin, di ba? Oh. Hmm. Oh. Hmm. Ikaw talaga. Uy, congrats! Halalay mo ni Victoria ito! Uy, bakit parang di ka excited? Alam ko na kasi. Ay, inyo, kinausap na ako kanina ni Ma'am. Kaya pala. Uy, uy! First order for congrats! Congrats! Ako, basta pasado. Kasi, kahit last naman, okay lang. Ay, ako. Tingnan natin. Saan? Wala. Ay, okay lang. Basta, ang alam ko, nasa top 17 ako. Baka 17 from the bottom. Ay, galing mo naman. Ay, kahit na tumigil ka ng 2 years, ay nakahabol ka naman sa batch namin. At, consistent siya sa top. Ay, naku, kung ako magtatap ng ganyan, ay, Diyos ko po, baka na'y matay ng lola ka. Lola, diba? Oh, ba't parang di ka happy? Alam ko na yan. Gusto mo maging salatatoya, no? Hindi, no? Okay lang sa akin kahit ano, eh, di naman ako magkukuleyo, eh. Kailangan ko magtrabaho agad. Ha? Huh? Ah, susu, tayo. Bakit may payakap pa ito, ha? Payakap lang eh. Ano ako dyan? Ay! Oh, ano na? Manay, sorry talaga. Ang kulit ko kasi eh. Sanay na ako sa kulitan mo. Tsaka inaasahan ko na to. Ay, naku, Manay. Huwag ka nang mag-alala. Makakahanap ka rin ng mas hihigit dyan sa Edwin na yan. Saka, Manay, baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Ako mo, Manay, sorry. Kailangan ko nang umalis. Ayaw mo, inaanak na hindi ako kasama. Sige na, sige. Ako, Manay, ha? Sige, kailangan mo nang kausap. Punta mo lang ako sa bahay. Sige na, salamat, ha? Bye-bye. Sorry. Ay, honey loves ko. Yes, honey loves. You called and why? Oh, I see. Oh, wait a moment, ha? Naku, yung honey loves ko, iniintay na ako sa parking na na. Manay, madali lang naman akong puntahan doon sa bidyoke. Eh, basta i-text mo lang ako, ha? Salamat. Ingat ka, ha? As usual, isa-isa naman kayo miss ka po. Oh, sige na, ako na bahala kaya, Manay. Manay, ingat ka. Salamat. Ha? Ingat kayo, bye-bye. Manay, hindi pa naman sila kasal. Marami pang pwedeng mangyari. Normal ka nga, Maricel. Marami na mangyari sa kanila. Tsaka tanggap ko na, okay na ako. Choice ko naman to eh. Malun. Tayo mo rin para kaptan. Ayaw ko umiyak. Huwag ka na nga. Parang hindi magiging anniversary natin. Mas maganda yung araw na yan, di ba? Wilma, si Angelica. Kamusta ka mo? Maramhay man. Congratulations. Salamat. Mauna na kami. Di naman kagandahan. Maputi lang. Manay, napansin mo hindi sila sweet. Hindi talaga sila sweet. Nararamdaman ko talaga yun kasi iba kayo ni Edwin dati eh. Tsaka feeling ko na buntis lang yan kaya nagpapakasal sila. Ay, naku, masyado namang nagmamadali. Mauna na ako ha, may home service pa ako eh. Di. Right. Di. Ano ba? Nakakahintayan ng kuko ng customer mo. Manay, kung galit ka, huwag mong kimkimin, ilabas mo.
dito sa harap ng bulkan, sa beach, dun sa bukid natin. Isigaw mo, magwala ka. Nakakaan ka sa'yo ng loob kapag sinisigaw mo. Bakit? Ang ingay mo. Hindi ako makapag-isip. Ano pa nag-iisipin mo? Marami. Tulad ng ano? Tulad ng bakit di ka kaya umuwi na? Nakakarindi ka na. Wala kang kasama. Baka ano pang gawin mo? Pabihaya ko. Hindi ako magpapakamatay. Marami pa akong obligasyon. Kailangan ko pa mapag-graduate si Jenny sa college. Sige na, mauna ka na. Uwi ka na. Pag okay ka na. Ang hirap maging okay dito. Bakit? Bakit kasi dito mo ako dinala? Ay, Manay. Sorry, Manay. Sigurado ko bang hindi tayo hahanapin ni Manay? Siguradong sigurado. Ayun na yun si Manay. Ay, alam mo, hindi niya alam kung ano mangyayari ngayon. Oo. Mag-lips. Uy! Ay! Ay! Sigurado kayo? Wala siyang alam. Oo. Si Maricel lang naman ang madaldal dito. Ano ka ba? Basta, pagluhod mo, pasok agad kami. Wait, wait ko. Nakakaiyak kasi sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Manay, ito na masusuklian na siya, magiging masaya na siya. Shhh! Bebe ko. Ano to? Wilma, alam mo kung gaano kita kamahal. At hindi lang pagmamahalan natin ang dahilan. Nakita ko kung paano ka maging mabuting anak at kapatid. Nakita ko rin na magiging mabuting asawa ka para sa akin. Eh ako papayag ka. Sumusumpa ako sa harap ng simbahan. Pati na rin sa harapan ng mayon. Nandyan lang yan. Madilim lang eh. Wilma, namumuotanta ka. Edwin, hindi pa ako pwede mag-asawa eh. Makakapaghintay ka ba? Gaano katagal? Inuuna ata. Sa na tayo. 5 taon. 5 taon? Buhay ang ikakasal! Buhay! Maid of honor ako! Maid of honor ako! Maid of honor ako! Zen, zen, zen! Bakit? Manay, sorry talaga, Manay. Bakit? Kasi lagi kitang pinapahamak. Maricel, sanay na ako sa'yo. Kasi dapat kasi ikaw ay kakasal. Ikaw ang magkaka-baby. Ako magiging maid of honor ako. Magiging ninang sa binyag. Manay, hindi ka pa talaga nagsisisi sa mga desisyon mo? Eh, pinili ko kung anong gusto ko sa pamilya ko. Pinili naman niyang huwag maghintay. Eh, yun ang mga desisyon namin eh. Kailangan kong tanggapin yun. Kahit masakit? Kahit masakit. Aray, ba't ka mo nangungurot? Gusto ko lang malaman kung ano ang mas masakit, yung kurot ko o yung puso mo. Makaluka ka talaga. Ano? Bakit? Yung nga, ano, ayaw ko umiyak. Hindi kasi, parang masalap kasi umiyak dito sa likod ng bulkan. Parang nasa eksena lang na teleserye. Luka-luka. Magiganda lang yung mga nasa teleserye.
Okay lang po kayo? Ah, kaya-kaya ko to, anak. Pagod lang siguro. Eh, okay na po. Konting pahinga lang at malunggay na tiyan ang katapat nito. Oh, basta tay. Pag napagod ka, magpahinga ka kaagad, ha? Opo. Eh, ikaw ba, anak? Okay ka lang ba? Pagod din po. Pagod na ang puso, ano? Pagpasensya mo na ang tatay, anak, ha? Tayo na namang drama yan. Hindi ako nagdadrama. Ano bang alam ko doon? Eh, kasi hiyang-hiya na ako sa'yo, anak, eh. Napakalaki na ng sakripisyong ginagawa mo para sa amin. Kung wala lang ako sakit, malamang sarili mong pamilya ang inaasikaso mo ngayon. At hindi kami na mga kapatid mo. Sana masaya ka ngayon. Tayo naman! Sa tingin niyo po ba magiging masaya ako kung pinabayaan ko kayo? Tsaka, tay, hindi po ako nagsisisi kung ano man ang naging desisyon ko. Kaya huwag na kayo nagsusuri. At sa lahat po ng kung anong meron ako ngayon, kayo ng mga kapatid ko ang importante. Ang pala talaga yung luluto natin. Baka isipin ni ate, sinasadya natin to, ah. Stoy, Jenny, di ba napag-usapan na natin na pagdating ng ate, walang magbabanggit ng kahit ano kay Edwin, di ba? Oh, sige, kung gano'n ko. Kung gano'n ko. Sige, oh, andyan na siya. Maestro. Oh, ano ulam natin? Ang palaya. Mainom sa dugo, anak. Ang sarap. Ako na dyan, Sarah. Ako na dyan. Ako na, ate. Pahinga ka na lang. Madali lang to. Sarapan mo yan. Ate, upo ka na. Kailangan mo ng masahe. Sige. Ate, tuloy ka. O, bakit may mga paganyan kayo, ha? Baka mamaya masanay ako. Siyempre, ate. Pag engineer na ako, masanay na kayo sa parelax-relax na lang kasi hindi nyo na kailangan magtrabaho. Ako na. Tapos, pwede ka na mag-asawa. Hindi ka talaga nakapaghintay. Sa'yo at ihayakapin ng habang buhay. Pero habang wala pa siya, pwede bang yakap na lang muna ang tatay? Sintunado talaga eh. Wala ka na naman sa sarili mo, ano? Lola, iniisip ko kasi si Manay Wilma eh. Ay, kamusta na ba siya? Ngayon po, maurag. Kinakaya lahat ng pagsubok sa buhay para sa pamilya. Pero sa tingin ko, nagtatapang-tapangan lang yun. Pero pag sa akin nangyari yun, ay, nakakalag. Oo, wag naman sanang iadya ng Diyos, apo. Dahil alam kong kapag nangyari sa'yo yun, gagawa ka talaga ng eksena sa simbahan. Ay, oo po, talaga, Lola. Hindi lang sa simbahan, pati sa buong Bicol. Pero sorry lang, Lola. Hindi din mayayari sa akin yun. Kasi mahal na mahal ako ng yaba ko. Hindi niya ko kayang iwan
at hindi ko na siya pakakawalan. Ikaw naman, bata ka. Puro ka yaba ng yaba. Parang ikaw yung taong parang hindi mabubuhay kapag isang araw ay hindi mo mababanggit yung yaba mo. Of course, Lola. Yaba is my life, you know? Inda sa imo na aki ka. Pero sana lang huwag mong pababayaan ang trabaho mo, ha? Kasi sobrang mong kaiisip dyan, eh. Papabayaan mo na yung trabaho mo. Opo naman, Lola. Bigay mo na sa akin yan. Inspirasyon ko naman yun, eh. Pero makikita mo naman. Okay. Magiging proud kayo sa akin. Mm-hmm. Ikaw, si nanay, si tatay, you are looking at the future. Miss Maricel Rubio. Mali pala. Mrs. Maricel Rubio Bermondo, General Manager, Oriental Hotel. Ang galing mo, apo. Isa pa. Good morning, sir. Welcome to our hotel, ma'am, sir. Huh? Follow me. Welcome to the city of fun and adventure, Legazpi City. We have the beautiful, perfect cone of Mayon over there. Fascinating black sand beaches, yes? Yummy spicy foods. And of course, the real tourist attraction, me. Funny girl. Yes, funny girl. Hindi naman masyado yaba. Yaba? What does that mean? It's a term of endearment. It's like my love. Oh, you're a lucky guy. Okay, ma'am, sir, just approach me if you want to schedule a tour, okay? Sure. Thank you, ma'am, sir. Enjoy your stay. I'll bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thanks. Oh, ma'am, request ka na naman sa tour niyan. Ay, nako talaga. Alam mo, yaba, sila GM na naman ang ayaw kong ilagay sa recreation office para magkasama na tayo. Tara na sa loob. Maricel! Maricel, hi! Ay, si Manay Films, tara. Maricel, hello? Marhay na aga, Manay Films. Ang aga mo ngayon na. Oo nga eh, sinamahan ko tong pamangkin ko. Kasi gusto nilang dito gawin ang reception ng kasal nila. Ay, ikakasal kayo? Congratulations! Great choice na dito ang reception ng kasal nyo. Kita nyo naman, ang ganda ng view. Oo. Maricel, meron pala akong mga bagong dating ng mga alahas. Tingnan mo na ang gaganda ng mga designs. Excuse lang ha, mga bagong dating to. Manay naman, para namang afford ko yung mga binibenta mo. Ikaw naman, hulugan naman to eh. Tsaka magandang investment ang mga alahas, di ba? Pwede mo pa itong ipamana sa magiging anak mo. Ikaw, Rodel. Ay naku, Manay, walang hilig sa yaba sa mga ganyan. Eh di para sa'yo. Hindi ko naman birthday. Ikaw naman? Pag birthday lang ba ang alahas? Pwede namang anniversary ah. O kaya monthsary. Ikaw, Rodel, ha? Pag nag-propose ka dito kay Maricel, sa akin ka kumuha ng alahas, ha? Kahit 4 gifts, ibibigay ko. Manay? Okay ka na ba talaga? Kailangan ko maging okay. Ito na yun eh. Pakasala siya. Matuldukan mo. Oh, for rent na naman to. May sumalis talaga tong stall na to. Walang nagtatagal na negosyo. Umanay, oh. Sabay na ako sa ipapuntang parlor, magpapamanipedi kasi. Oo nga, kailangan mo yan. Hi, Silver! Magandang umaga, mga umaga. Good morning, ma'am, sir. Hi, Anne. Maganda to, Manay. Magkano to? 120,000. Mahal naman. Sige na, Manay, bigyan mo sa akin ng 6 gifts. Kukunin ko na. Ang kulit mo talaga, Rodel. Pero sige na nga. Pero huwag mong ipagsasabi sa iba, ha? Bibigay ko na sa'yo. Promise, Manay. Hindi sabihin. Salamat, ha? Oo, sige. Oo, gusto niyo ba to? Diba? Oo naman. Totoo yan. Oo, diba? Ang ganda ng brilya niya. Bagay sa'yo, Manel. In fairness sa'yo, Wilma. Lagi mong iniiba ang style ng hair ko.
Siyempre naman, buhok kasi yung lagi napupuno sa atin. Kapag magandang buhok, maliwala sa mukha. Nga lang, kahit minsan malungkot ang mga puso natin. Ang layo naman ang pinanggagalingan niyan, ha? sige, magbabayad na muna ako. Salamat. Thank you. Manoy! Ano pinakamanoy? Manoy! Yun. Ayan, Manay. Okay na. Ikat po. Thank you, ha? Okay. Magbayad. Ay, dali ang naman. Kasi, ito, kausap ko si Maricel. Magpapropose doon si Rodel sa kanya. Paano nangyari yun? Eh, di ba nga si Rodel? Ay, o nga pala. Sheila, kasama mo na ba sila? Anong mga reaction nila? Teka. Uy, tinatanong ni Maricel kung anong reaction nyo. Ano sasabihin ko? Ikaw kong mausap. Pwede ko anong sasabihin ko. Pero naman alam kong sasabihin. Manay, manay. Manay, ikaw makausap hindi kami. Sige na. Hello, Maricel. Pwede tawagan na lang namin ikaw ulit? Bakit di ba sila masaya sa good news ko? Hindi naman sa ganun. Ano ka ba? Ano kasi, Manoy? Ay, Sheila, huwag mo muna ibigay ang cellphone kay Manay Wilma. Hindi ko naman alam na magkasama pala kayo. Baka hindi pa siya okay. Dapat di ko na lang sinabi. Mamaya, mag-usap na lang tayo, ha? Sige, bye-bye. Sige. Bye. Manay, sure na ba talaga kayo na bading si Rodel? Baka hindi naman. Ako ba naman, Sheila? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo na naman nahalata yun. Day! Alam mo, minsan, mabahagal ka rin. Grabe ka naman, no? Ikaw, anak eh. Napapansin ko din naman, Manay, pero hindi ko lang masabi. Pero para kasing masaya si Maricel. Alam mo kung nag-propose na din naman, baka nga mali tayo. Baka nga hindi naman bading si Rodel. See? Pati siya nalito eh. Mm. Ewan ko ba sa ibang kutub sa lalaking yan? Misa ko lang nakausapin pero naamoy ko na siya agad. Hindi ba? Saan ako magkatrabaho? Di ba sa parlor? Araw-araw, puro bading ang kasama ko. Sa tagal ko nung katrabaho dito sa parlor, marunong kong kumilatis kung may bahid ang pagkalalaki. Kung sa bagay, Manay, kawawa naman si Maricel. Kaya nga, kailangan natin siyang kausapin na siguraduhin niya kung talaga magpo-propose ngayon si Rodel. Kilalanin niya muna yung lalaking yan. Isa pa, walang buwan pa lang sila, hindi ba? Hindi naman basta-basta pagpapakasalan mo. Ibibili na nga ng alahas eh. Bibili nga ng alahas para sa kanya ba? Baka kung para kanino lang yun, ano? Basta ako, ayoko magsabi niyan. Baka mamaya mali-mali pa yung masabi ko kay Maricel. Kapag ako naman nagsabi diyan, baka mas mabigla yun. Ikaw naman magsabi, hanap eh. Ha? Ako? Ang sese ni Maricel, tapos ako pa yung magiging rason ng kalungkutan niya. Ay, eh, sino magsasabi, Aber? Sige na. Huwag nila, umalis na nga kayo. Parating yung mga kuso kong dadatingan na, Magkita tayo mamaya sa bahay niyo, ha? Sige. Ngayon, rarakit ako sa hotel mamaya. Ako nang bahala kung mausap kay Maricel. Ha? Okay. Sige na. Manay, tara na. Manay! Bye-bye! Manay, salamat, thank you, Silver, ha? Wilma! Thank you very much. Ang ganda-ganda ng hair ko. Salamat din, ha? Sa ulitin. Thank you. Hindi na masama. Wilma? Wilma? May surprise ako sa'yo. Hulaan mo. Jara! Apoy! Naku! Ang gaganda ng mga bro! Boy, ikaw ang gumawa nung kay Manel, no? Naku, ang ganda! Ano mo na sabi ka kung gumawa nun? Aba, siyempre. Sino pa ba naman ang ganun kapulito gumawa dito, kundi ikaw? Uy, sa totoo lang, pwedeng-pwede kang sumabay sa mga stylist sa Maynila. Aray naman. Naku, ikaw nga, huwag ka nga masaktan. Ha? Bakit ba? Talaga namang itong si Wilma lang ang nakakuha ng corona ko dito sa Husay. Ang taray mo na. Ang laki na pinagbago mo. Well... Hindi naman masyado. Uy, gusto ka
ako, okay naman. Ito, masaya! Bumalik lang ako dito para tingnan yung pinapagawa kong bahay para kay Mamay at Papay. Sosyal! Ganun ba kalaki kita sa Maynila ngayon? Ay, siguro. Eh, bakit? Siya ang tunay. At nakukuha sa tiyaga at chika ang mga customers. Uy, ako po hanggang magbigay ng tip ang mga madam doon. Ay, talaga. Nag-apol? Naman. Kaya ikaw, Day, yung galing mong yan. Nako, aani ng bonggang-bonggang tip yan doon sa Maynila. Sigurado. Naku, ikaw. Na po. Ay. Ma'am, maraming salamat po. Manoy, yes, nakita mo si Maricel? Opo, ma'am. Nasa pool area po. Los Mabalos. Yes, ma'am. Thank you, Bruce. Ay, nakita mo si Maricel? Andun po siya sa may pool. Salamat. Wala pa yung mayon. Excuse me? Yes? Anong oras po lalabas yung mayon? Ma'am, actually medyo cloudy pa po ngayon. Pero mamaya po, lalabas. Thank you. Enjoy. Swerte-swerte ko talaga sa yabak ko. Hindi siya tumitingin sa ibang babae. Maricel! Manay, alam mo, sobrang saya ko ngayon. Hindi ko explain sa iyo para ako nasa una. Kung alam mo lang, Manay, parang tinatawag ko ng lahat ng santo sa sobrang saya. Manay, nasabi mo na ba? Ang alam. Hindi mo wala papansin. Katuloy na nasalubo ko ng simbahan. Hindi nga makatingin sa akin diretso yan eh. Manay, bakit ka ganun? Pag masaya ka, masaya ako. Pag malungkot ka, ganun din ako. Walang tanong-tanong, walang duda-duda. Dinadamahin kita dahil mahal kita, dahil kaibigan kita. Ba't di mo yung magawa para sa akin yan? Sel. Yaba ko. Sel. Ano kasi? Bakla ka? Tapos na ang isang humayong taglay ang kapayapaan. Salamat, Sel. Subscribe na po kayo sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated po kayo sa We Will Survive! For more videos, just click the I button. I will survive! I've got all my life to live. I've got